Nakagagulat na balita, ulat ng hypersonic missile attack sa Pilipinas. Nagpapaligalig sa publiko, ngunit hinihimok ng mga opisyal ang kalmado. Pumalat ang takot at pagkabahala sa publiko kasunod ng mga ulat tungkol sa posibleng pag-atake ng hypersonic missile sa Pilipinas. Gayunpaman, agad na nagpakalma ang mga opisyal ng gobyerno at hinimok ang lahat na huwag magpanik. Matatag na paninindigan ni Pangulong Marcos sa soberanya ng bansa. Nanindigan si Pangulong Ferdinand or Marcos Jr. sa pagtatanggol sa soberanya ng bansa, lalo na sa West Philippine Sea, WPS. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon, naiulat na tumaas ang mga electronic jamming activities ng mga barkong pandigma at Coast Guard ng China laban sa mga barkong Pilipino sa WPS, AFP, alerto at handa sa anumang banta. Ang Armed Forces of the Philippines, AFP, ay nananatiling alerto at handa na tumugon sa anumang banta sa bansa. Gayunpaman, binibigyang diin din nila ang kahalagahan ng hindi pagpapapanik at pagpapanatiling kalmado sa gitna ng mga naturang ulat, diplomasi at pagpapalakas ng alyansa. Isang pangunahing estratehiya, kasama sa estratehiya ng gobyerno ang paggamit ng mga hakbang, diplomatikong at pagpapalakas ng mga alyansa sa rehiyon upang masiguro ang kaligtasan at katatagan ng bansa. Panatiling kalmado, tumuon sa impormasyon mula sa mga opisyal sa mga panahon ng kawalang katiyakan. Mahalagang manatiling kalmado at kumuha ng impormasyon mula sa mga maasahang opisyal at pinagkukunan ng balita. Tandaan na ang Pilipinas ay may malakas na hukbong sandatahan na nakatuon sa pagtatanggol sa bansa at sa mga mamayan nito. Narito ang ilang karagdagang detalye tungkol sa sitwasyon, mga lugar na posibleng target. Ayon kay Senador Amy Marcos, 25 lugar sa Pilipinas ang posibleng maging target ng pag-atake ng hypersonic missile ng China. Kabilang dito ang mga lugar sa Ilocos Region, Batans, at Subic sa Zambales. Pagpapatibay ng depensa bilang tugon sa mga banta, inihayag ng Department of National Defense, DND, ang pagpapalakas ng mga kakayahan sa pagtatanggol ng bansa, kabilang ang pagbili ng mga bagong armas at pagsasanay ng mga sundalo, pagdarasal para sa kapayapaan. Nanawagan ang mga relihiyosong lider at iba pang mga grupo sa publiko na magdasal para sa kapayapaan at kaligtasan ng bansa sa kabuuan. Mahalagang tandaan na ang sitwasyon ay patuloy na sinusubaybayan ng mga opisyal ng gobyerno. Ang publiko ay hinihimok na manatiling kalmado at kumuha ng impormasyon mula sa mga maasahang pinagkukunan.